Ano nga ba ang sinabi ni Yilmaz kay Rufa matapos niyang makapiling muli ang mga anak na babae? Umapaw ang mga luha nang muling magkita ang mga anak ni Rufa Gutierrez na sina Lorraine at Venice Bektas sa kanilang ama na si Yilmaz Bektas sa Turkey. Pagkatapos ng 15 taong pagkakahiwalay, una nang nag-Instagram ang actress TV host at dating beauty queen para ibahagi ang nakakaantig na video ni Lorraine at Venice na sinalubong ng mahaba at mainit na yakap, gayon din ng mahalik sa noo mula sa kanilang baba pagkatapos lumipad patungong Istanbul noong weekend. Ang pinakadakilang kwento ng pag-ibig sa lahat ng panahon ay sa pagitan ng isang ama at kanyang mga anak na babae. A beautiful and heartwarming reunion after 15 years of being apart, ani Rufa, who did not join her children on this trip, captioned the video clip with the hashtags New Beginnings and Together Again. Naiyak ang mami ni Rufa na si Annabel Rama nang makita ang video. Ang answered prayer ay kung paano niya inilarawan ang reunion sa The Star. Nakipag-usap din siya sa Turkish businessman na tiniyak sa kanila na aalagaang mabuti ang mga bata habang nandoon sila. Natutuwa talaga ako, naiyak ako pagkakita ko nung una sa video, nabigla ako. Ito kasi si Rufa. Nagpatugtog ng music, yung Where Do I Begin, aniya, na tinutukoy ang tema mula sa klasikong pelikulang love story na naka-embed sa video. Favorite ko yun. Yun pala, theme song ni Yilmaz. Kaya pala, pinatugtog ni Rufa. Habang nagkita sila sa airport, syempre, yung story ni Rufa, nakakaiyak talaga. Dino, grabe. Sabi ni Annabel, ikinasal nga si Rufa at Yilmaz sa Pilipinas. Almost 20 years ago, noong March 2003, naghiwalay noong 2007 at di-annulled noong 2012. It's public knowledge what led to breakdown of their marriage. Ngunit sa paglipas ng mga taon, sinabi ni Annabel na ang kanyang apos, particular na si Venice, ay hindi nawalan ng ugnayan sa kanyang ama. Siya yung laging kausap ni Yilmaz noon pa. Nasa Dasma pa kami. Sino yan, Venice? May baba. Hi, baba. I miss you. I want to see you now. Ganun siya. Nagbubuklod ang magkapatid na Venice, Yilmaz at Lorraine Bektas habang tinatamasa ang tanawin sa kahabaan ng Bosporus Strait. Ayon kay Annabel, si Venice ang may pinakamaliit na alaala sa kanyang ama dahil halos isang taong gulang pa lang siya nang umuwi si Rufa at mga bata sa Pilipinas. So when father and daughter finally reconnected, her granddaughter told Annabel that titig lang siya ng titig sa daddy niya. Throwback photos ni Rufa at mga bata kasama. Sina Yilmaz at Yilmaz more than a decade ago. Nang mapagpasyahan na sila ay pupunta sa Turkey, nagkataon. Sila Lorraine ay nakauwi sa pahinga mula sa pag-aaral sa kolehiyo sa Pepperdine. Thank you.
University sa US. Si Lauren at Venice ay sinalubong ng mahaba at mainit na yakap mula sa kanilang ama pagdating sa Istanbul Airport. Samantala, sa kahilingan ng kanilang lola, sama ang mga batang babae ay nanatili sa bahay ng ina ni Yilmaz sa unang ilang araw ng kanilang pagbisita. Habang ang natitirang bakasyon ay gugoogle sa bahay ng kanilang ama. In-update din nila ang pamilya dito sa mga turista na aktibidad na kanilang ginagawa. Mula sa pagbisita sa mga palasyo hanggang sa paglalakbay sa kahabaan ng ilog ng Bosporus. Nagbanding din sila ng kanilang nakakatandang kapatid na babae. Si Ignaz Bektas na nagpost lang ng reunion photo kasama ang kanyang mga kapatid na may caption na, "I think today is the happiest day of my life." Hindi napigilan ni Yilmaz na makita ang kanyang mga anak dahil sa mga pangyayari sa aming paghiwalay. "Mas naging komportable ako kung pupunta siya sa Maynila o magkikita kami sa Estados Unidos, isang neutral na bansa para sa aming dalawa." Nangako si Yilmaz na bibisita sa Maynila sa loob ng maraming taon. Ngunit, sa kasamaang palad, ang mga unang pag-uusap sa pagitan namin ay hindi naging matagumpay. "It took 15 years. As they say, timing is everything." Ang mga sugat ay kahit papaano ay gumaling at ito ay perpektong plano ng Diyos na ang mag-ama ay sa wakas ay muling nagkita noong Hunyo 10. Tutal, sina Lauren at Venice ay nasa edad na. Ito ay isang mahaba at mahirap na proseso dahil tumagal ito ng higit sa isang dekada bago ito mangyari. Itinuturing kong ang muling pagsasama-samang ito ay isang mahalagang pangyayari sa buhay ng ating mga anak. Sana ang paglalakbay na ito ay magpapatibay sa kanilang mag-ama. Nagulat ang lahat and at the same time, excited na sa wakas ay makikita na ng mga babae ang tatay nila. Gustong pumunta ni nanay. May mga tito at tita din na makakasama ang mga bata. Pero gusto daw ni Yilmaz ng alone time. Kasama ang mga babae. Napakaraming catching up na dapat gawin. Ito ang kanilang sandali. Ayon nga kay Rufa na napaka cordial namin ngayon. "We have not talked since last year, but he messaged to say thank you for allowing the kids to visit him." Nangako siya na aalagaan niya sila ng mabuti. Sa puntong ito, kailangan lang nating magtiwala sa kanya at umasa na ang paglalakbay na ito ay magiging simula ng isang bago, kapanapanabik na kabanata sa buhay ni na Yilmaz, Lauren at Venice.